creating action-packed family drama series, The Black Rain. So, GMA Network's action-packed Filipino drama series, Black Rider, further accelerates in prime time as viewers are treated with bigger scenes and more compelling drama unfolding every night. I'm sure excited na tayong lahat para makausap ang dalawang bumubuo ng powerhouse cast ng serye. Kaya naman, without further ado, tawagin mo po natin sila. So, isa sa mga membro ng Scorpion Boys, he plays the role of Matias. Let us call on Mr. Kim Perez. Hi, Kim. Right. Also, here with us this afternoon. Good afternoon. Yeah. Also, here with us this afternoon is Black Rider himself, primetime action hero, Ruru Madrid. Happy araw ng Davao po. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta po? Good afternoon. Kamusta naman ang Davao experience nyo so far? Siyempre, so far, so good. But every time naman na pupunta kami ng Davao, parang ramdam namin dito na iba yung init ng pagtanggap ng mga kapuso po natin. So we're very happy na ang cast ng Black Rider, kahit na kami dalawa lang ni Kim ngayon, nandito kami para po makiselebrate ng araw ng Davao. Especially, kasama rin po namin ang cast ng Abot Kamay. So, nakakatuwa dahil magpapasaya po tayo ng mga kapuso po natin dito. Ayan. So, ako first time ko dito eh. So, sobrang excited ko na mabit yung mga kapuso nating mga Davaoenos. At syempre mamaya, ayan, yung mga, yung whole show na ihahatid namin saya. Ayan. Salamat. Thank you so much. At syempre, excited na rin sila na makausap kayo this afternoon. Kaya huwag na natin patagalin. Simulan na natin ang Q&A. So, question and just to clarify po, marami po kasing lumabas na mga fake news regarding po dun sa video po na yun kung saan ang sinasabi ng iba ay nagkaroon daw po sa tita ng anxiety attack or para ng panic attack daw sa tita during that time. But ako na po yung maglilinaw nito nung insidente nangyari. Nandun po ako, we were shooting yung time na after math ng Palangga Massacre, which is yun yung isa sa pinakamalinding kinuwanan po namin at marami pong namatay doon sa Palangga. So si tita, dahil nga sobrang bigat ng eksena, nahirapan siyang i-cut yung sarili niya. Nahirapan siyang bumitaw. So, nung sinabi yung direct na cut na, iyak pa rin siya ng iyak. And even ako, naiiyak pa rin ako, pero parang nandun ako to comfort tita. Parang ako na yung magiging strong para sa kanya. So, yun, pinakalma namin siya, nilagay namin siya sa isang sulok, sa upuan, para bigyan siya ng tubig at alagaan. And then, may mga ibang tao kasi na nagsasabi na wala daw pong medic sa set namin or wala man lang daw nagkaroon ng first aid na kung ano man pwedeng gawin kay tita para maagapan po yung nararamdaman niya. Wala po talaga. Noong time na yun, may mga medic po kami pero hindi po namin kinailangan ng medic dahil ang nararamdaman ni tita noon ay hindi lang siya makabitaw doon sa eksena. So yun po, gusto ko lang rin po bigyang linaw yun dahil even si tita, nagugulat din po siya sa mga naging reaksyon ng tao. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Thank you. So, siya yung nagsasabi sa akin na anak, ngayon sa age mo, 14 ako nun, wala pa maniniwala na kaya mo magligtas ng tao. So, kailangan mo magpaganda ng katawan, kailangan mo mag-training, kailangan mong magkaroon ng skill para maipakita mo pagka gumagawa ka ng mga fight scenes mo. So, yun po talaga. I mean, gumagawa ko ng mga teleserye. I started sa mga Matuitams, mga fantaserye, and then I did Encantadia. Noong nag-Encantadia na po ako, din ko nasabi sa sarili ko na ito talaga yung gusto ko, action. So after Encantadia, Sherlock, kasi yun na, nagtuloy-tuloy na eventually naglolong at Black Rider. So, for me, ito po talaga yung gusto kong path na daanan. Bukod po dun sa kagustuhan ko na may action star, I also want to inspire people na nangangarap din na maging action star. Na kahit na ano pang saan ka nanggaling, kahit na payat ka, kahit na wala kang talento,
ang mga bagay kaya pong aralin yan at ang katawan kaya pong i-improve yan. So kung may pangarap ka, talagang huwag pong ihinto. Talagang reach for that goal at walang ibang susuporta sa'yo kundi sarili mo. So yun po yung naging mindset ko noon para matupad ko yung pangarap ko na maging action star ngayon. Thank you so much. Maraming salamat po. Next is for Kim Perez. I still remember your role sa Heart on Ice as Salvador Box Adriano. Here in Black Rider, you play the role of Matias, one of the villains in Black Rider, which is way different from your boy to next door role as Box in Heart on Ice. What are your preparation and how is your working relationship with Rune? Ayan, so yung una kasi ito nag-start to sa audition. So, as a villain nga lang. So nag-start kami na, ito talagang Black Rider. Ano talaga siya? Very challenging talaga itong role para sa akin kasi ang layo niya dun sa box na charming, mabait, hindi siya talaga parang leg flip talaga yung character ko. So dumaan naman kami sa process like may mga training naman kami. Asa nag-workshop? Yes, yes. Buong GS boys. Ayan. So yeah. So training. So ginagawa namin after shoot, kinabukasan training. Siguro mga 2 months ata namin ginawa 'yon. Ayan, yung training. So really good relationship with Ruru. Ayan. Si Ruru napakabait niyan. Ayan, napakagaan ka trabaho kasi nandito siya. Siguro, mag-aang trabaho yan, ay wala naman ako masabi yan, very professional. And may mga action kaming eksena ni Ruru na nakakatuwa naman kasi nandiyan siya. As a newbie ako sa action. And so si Ruru na yung nagtuturo sa'yo? Parang yung nagtuturo sa'yo? May mga asero talagang tinuturo siya sa akin na parang nakakagaan na para gawin ko yung trabaho ko. Like may mga action kami na ibabalik. Mag-fighting kami, mga ganyan. So nakakatuwa naman. Si Ruru nandiyan siya para umalalay sa'yo sa newbie kasi alam niya naman na bago ako sa action. Actually, most of us, sa mga GS boy, mga kontrabida, bago talaga sa action, lalo na yung fighting. Ito si Ruru eh. Talagang mahusay yan. Kasalanan ito ni Ruru. Kaya, ayun, again, so relationship with Ruru, napaka-okay niya, professional, magkakatrabaho. Wala akong masabi. Deserve niya kung ano yung mga nakukuha niya. Alam na. Thank you so much and congratulations again sa Black Rider. Thank you so much and congratulations again sa Black Rider. Thank you po. Thank you so much, Ms. Pal. Ngayon kung baka gawa po ako ng pelikula, ang dream ko po talaga is full action talaga. Gusto ko pong mapakita natin na tayong, yung mga napapanood natin sa Hollywood or napapanood natin sa ibang bansa, kaya rin natin yun ng mga Pilipino. So, gusto ko rin i-highlight doon yung martial arts natin, which is yan, yung FMA, yung Kali, Armis. Gusto ko pong i-highlight doon sa magiging pelikula na yan para at least, yun po yung may pagpapalaki natin international. I guess Lolong is parang isa sa pinakamalaking, actually hindi isa, I guess it's the biggest milestone ng karera ko. I guess it's not just about sa akin, sa kung ano po yung napapanood nyo, but because nag-grow ako dito, hindi lang bilang isang aktor, kundi bilang isang tao. Marami po akong realizations because nung time na ginagawa namin ang Lolong, ito po yung mga panahon na may pandemya pa. At umabot sa point na nawalan ako ng pag-asa dahil parang lagi na delay. Parang I think I waited for almost 4 years in this project. So umabot sa point na kine-question ko na yung sarili ko. Kine-question ko na yung kakayanan ko. But then, Lolong ang sumalba po sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na pag hindi nag-work tong proyekto to, this might be the end of my career. Kasi parang wala na eh, parang pakiramdam ko nagpa-plateau na lahat. Pero tinuruan ako ng Lolong na may mga bagay talaga na hindi para sa'yo. Dahil mayroong mga bagay na mas malaki na para sa'yo talaga. Kasi minsan tayo may mga hinihiling tayo na akala natin yun talaga yung gusto natin. Pero meron pa palang ibibigay sa atin na higit pa dun sa hiniling natin, which is itong Lolong yun.
na hindi ko in-expect na magiging matagumpay. So I'm very happy and very lucky na naging parte po ako nitong programa na to, and napaligiran po ako ng mga mahuhusay na co-actors ko at pumubuo ng programa. So, yun po. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much, Ms. Maya. May hinawa ko lang Ms. Ruth Tal of News 4 and Manila Times. Hi, Ruru. Oh, pala. Your outfit, Ms. Ruth. Yeah. My question is hindi sa Black Rider. I would like to ask you, your love life. Paano kayo nagsusuportahan ni Miss Young Kalman? Like, just recently, yung bench of fashion, di ba? Grabe hat-hat doon si Miss Bianca. Yes. Well, I guess the best part na sa aming dalawa sa relationship namin is kahit na parehas kaming artista, wala pong competition sa aming dalawa. Yun po kasi feeling ko yung isang malaking dilema, lalo na pagkapares kayo nasa isang industriya. Alos pa kasi edad kami, so hindi may iwasan yung mga competition. But siguro kami kasi ni Bianca, we started na hindi kami love team eh. Nag-start kami na naging magkatrabaho kami pero never kaming nag-uusap. Pero eventually naging kami at doon ko napatunayan na ang sarap pala na meron kang katrabaho na ganun kagaling umarte, ganun katalented. Kasi sa totoo lang siya yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon eh, to work harder. Siya yung nagpakalma sa akin. Before, kung nakilala niyo po ako, the way ako magsalita, the way ako kumilos, the way ako makipag-usap, ibang iba. Kasi feeling ko siya yung nagbigay sa akin ng direksyon na ito dapat. At dapat mong seryosohin yung ginagawa mo dahil hindi lahat ng tao na nabibigyan ng pagkakataon na gawin itong ginagawa natin. So siya yung laging nagbibigay sa akin ng constant reminder na kailangan mong pag-usayan at ginagawa mo to hindi lang para sa sarili mo kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa'yo. So I guess yung level of trust, yung level of yung pagsuporta namin sa isa't isa is to the highest level talaga. Dahil ganun siguro namin ka-love yung isa't isa. And kahit na hindi kami magkatrabaho, I'm sure na iisa po ang path namin, iisang ruta namin. At sabi ko nga doon sa post ko, balang araw, magtatagpo kami doon sa rurong ng tagumpay na magkasama. So, in short, my forever sa inyo. Siyempre, that's the goal mo, di ba? I mean, every time naman na magmamahal ka, ang goal mo is panghabang buhay na. Ako, yun yung mentality ko right now. I just wanna focus sa lahat po ng proyektong pinagkakatiwala po sa akin ng network. But at the same time, hindi ko rin po pwede pabayaan yung mga personal na relationships ko. Of course, with Bianca, with my family, with my friends. Kumbaga yung level of commitment na nabibigay ko sa trabaho, dapat same level ng commitment na nabibigay ko sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Thank you. Sabi mo kanina gusto mong magka-pelikula. Just in case, sino kaya yung gusto mong leading lady doon? Nako. Leading lady, medyo... Siguro kung action, parang... Siyempre gusto natin na magkatrabaho tayo ng hindi pa natin nakaka-work. So siguro sa yung mga hindi po natin usually nakakasama sa network, pwede rin. Kasi for me, that's the good thing din pagka you're working with someone na hindi mo pa nakakatrabaho kasi you get to learn from them. Lalo na magkaiba po yung kultura, magkaiba yung pinagmulan. So, mahirap pagbigay kung sino po yung gusto kong maka-work. But kahit naman po sino, as long as yung same level of commitment and hard work na binibigay ko, sana ganun din po bigay niya. But, Marami po nasa isip ko, hirap magbigay ng isa. Thank you. Last na lang. Yes, how's your working relationship with Yassi Presley? Working relationship with Yassi? Yassi is very generous. She's very friendly. She's professional. Mabait din siya sa lahat ng mga tao sa set. And this is not the first time nakatrabaho po siya. I mean, I work with her sa Video City, yung last na film na ginawa ko po. At doon pa lang, parang maganda po yung loob namin sa isa't isa. So, working on this project, parang hindi na po kami nahihirapan. Parang
Para pagdating namin sa set, alam na namin yung gagawin po namin. So, sobrang okay po. Thank you, Miss Ruth. Thank you so much, Miss Ruth. Ready na rin si Miss Jessa sumagay sa MIN RTV for her questions. Hi, Miss Jessa. Hi. Wait, so, good morning to the both of you. I'm from Isa from Lionheart TV. So, my first question goes for, Kim. So, how is it working with Ruro and the other coach MA artists sa showbiz industry? Because I've noticed na parang ang close nyo, parang magbarkada lang. Parang magbarkada lang tapos nag-outing, tapos chika-chika lang. So, is having Ruro around makes the workload lighter or heavier? Or does it make it lighter having Ruro around as a friend, as a co-artist? So kagaya na sinabi ko kanina, napakagaan nga ng katrabaho nito si Ruro. Minsan siya pa tutulong sa'yo na mapaganda pa yung eksena. Minsan kasi katulad na sinabi ko kanina na lalo na sa action talaga, challenging talaga siya sa akin. So isa si Ruro talaga sa, bukod sa coaches, isa siya talaga sa mga tumutulong at talagang umaalala. Kung Kim, ganito ha, ganito. Nakakatuwa, talagang sobrang appreciate ko dun si Ruro. Ayan. So, actually, isa set talaga namin, para lang kami talaga nagbabandi ni Gal. Roll on GS. Hindi sa mga drama. Hindi ka swear. Hindi ko na-expect yung ano. Very powdery siya. Hello? Pero hindi siya na-dry yung mouth. May maganda siya. Tsaka dark. Mahilig ako sa dark jewelry. Sarap. Ito mo mag-dibigay ko dito. Dibigay ko dito. Masarap po siya. Masarap. So next we have, and also dahil hindi pa nakatikim si Kim ng durian, would love to offer you durian crunch. Ato yung? Oh, yes. Oh! Patikim ni Kim. Patikim ni Kim. Diba, kung show na ako. Yeah. Napapangan naman. Alright, alright. Kim? Ito silence? Okay. Dami tayo. Ano yung crunchy niya? Ano yung crunchy? Ay, yun yung mismo. Bakit sa akin walang crunch? Bakit yun sa akin? My action director, Erwin Tagle, and Ambassador Directors, Robert Penesa and Richard Aureliano. Black Rider also stars Mateo Guduccelli, Yasin Pressman, and Katrina Halim. Ayan, Ruro at Kim, baka gusto niyong imbitahan sila mamaya sa Kapuso Fiesta. Ayan, so ini-invite ko po kayo. Ayan, so mamaya na po yan. Magbibigay kami saya at ligaya. Ayan, so sana makapunta po kayo. Ayan, so syempre may mga hinanda po kaming mga special numbers. Ayan, so para maging masaya ang mga dawainers, di ba? Yes. And muli po, nagpapasalamat po kami sa ating media friends na nandito po at nabigay po kayo ng inyong mga oras para po sa amin. Hopefully, sa pagbalik po namin, makita po namin ulit kayo dito. And at the same time, I'm inviting everyone na manood po ng aming Kapuso Fiesta. Gaganapin po yan ng alas 4 ng hapon sa Apriza Mall. Kaya magkita-kita po tayo dyan dahil magta-topless po mamaya si Kim Perez sa stage. Parang magsasayaw ng water. Parang wala siya nabanggit yun na. Pero ano, Ruro, may gusto akong batiin dahil may birthday. Sino? Ayan, so gusto ko lang batiin ng happy birthday. Sino? Si Sir Lian Daval Jr. of H. Daval. Yes, Sir Lian. Sir Lian. But wait, there's more. Yes, Miss Lian. May isa pa. Sino yan? Eh, walang iba kundi si Sir Jorik Tan of Jorik Adventures. Happy birthday, Ruro! Yung mga pangayon!
Yumawan. Yumawan. Lahat tayo i-wish natin na yumawan tayo. Thank you mga puso sa birthday.